today's vlog mga master, bonsai vlog na naman tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa Castillo kung saan ipapakilala ko sa inyo yung mga bonsai ni Sir Romel A. Masibay. So, sa ngayon, siya yung may hawak ng record ngayon ng pinakamagandang aguho dito sa buong Aurora. So, explain ko sa inyo at tatanungin natin siya ng mga ilang katanungan para magbigay sa inyo na para ma-inspire kayo at para ma-inkayat namin din kayo sa pag-bonsai. Ilang taon ka na nag-bonsai? Mga 16 years. Mga 16 years na siya nag-bonsai. Ibig sabihin, ito yung mga hindi 16 years na rin tumabonsai na to. Ganun katagal yung mga bonsai niya, kaya talagang magaganda na. So, totoo ba yan yung may papayo mo sa kapwa natin mag-bonsai? Maganda mag-bonsai dahil nagiging pera. Buod sa nagiging pera pa, buod sa nagiging pera, nakakawala din ng stress. Oo, nakakalibang. Minsan nga, napapadaan ako dito, nag-bubag, nakikita si Toto May. Ganado siya mag-gupit habang nagkakape siya dito tayong umaga. Ano, Toto May, yung naging tulong naman sa'yo nung pag-bonsai? Maganda, magandang tulong sa tulong din sa pamilya ko dahil nagiging ano ba naging kararoon ng pera ng medyo konti. Noong nakaraan si Toto May talagang dinadayan dito gawa ng mga aguho niya. Minsan 11 pieces nasa 30,000 no, mga ganun. Ganun siya kalakas kumita noon. Tapos ngayon hindi niyo ba alam na itong tatlong to pinatawaran na yan ng 100,000, hindi niya lang ibinigay. Ayan. Naka-pinging pick na po kasi yan. Tapos ito talaga talagang maraming dudurugin sa bonsai show to. Lalo-lalo na to. Itong aguho niya. So 16 years na niyang alaga to. Biruin mo yun, 16 years na pagtsaga niya yun. Araw-araw niyang dinidiligan yan. Araw-araw niyang kasama. Kumulan bumagyo yan. Kasama niya yung mga yan. So tignan niyo yung pagkaka-deadwood pa lang nito. Yung pagkaka-wire pa lang yan. Ilang henerasyon na. Nag-aaral pa lang yung mga anak niya nun. Kasama na niya yan. Tignan natin. Bali yung paso ni Toto May magkano? Nabot niya magkano? 900. Tignan mo, yung paso pa lang, mali na. Siyempre, tapos ito, gagastasan mo pa siya ng pataba. Mas mukot yung tawag dito eh. So bali, 16 years na rin yung ginagantuhan. O, magkano rin yung gastos dun? Yan o, ito po Sir Vincent. Bali, Toto May, ilang taon na rin itong juniper mo dito eh. Ito, 11 years itong juniper na to. Kumbaga dun sa Japan bonsai, sikat na sikat to. Ito yung alis yung dinedemo nila na sa pagbubuo. Pero makikita naman natin ngayon, buong buo na talaga siya. Kasi matatanda na yung mga daho niyan eh. Napakahusay talaga. Lalong-lalo na yung art nito sir, oh. Nasa basag na banga. Yung iba kasi, sasabihin nilang ganun. Mas mahal kapag ka buong banga, di nila alam, babasagin lang din para magawang art. Lalo na ito sir, oh. Bali kapag ka nakaganto kasi siyang wear, nasa final wear, ito training wear pa lang yung mga dito. Pero makikita natin talaga sa tagal ng henerasyon, binan talaga yung mga sanga niya para talaga mag-form ng art. Talaga napakahusay. So, kaya napakaganda nito eh, kaya maraming dudurugin ito. Pero natamig, magkano mo ito yung ibibenta mo sa kasali? Pero kung tatawaran siya ng 150,000, yan tatlo pwede na. Oh, yung tatlong bonsai na to, pagka tatawaran mo ng 50,000, ngayon ang 150,000, pwede na. Pero pag-iisipan pa niya yun, 150,000 na yun. Kasi sa gaganda naman na nito eh. So bali ito, exotic weld. Pakita mo sir yung matawan sir, yan. Exotic weld yan. Tapos makikita pati natin siya. Bali, full cascades na ito may. Full cascades na siya. Napakaganda. Halos naka-training na rin yung mga sanga niya. Kita naman natin. Halos kinaan na siya ng webpage. Panalo. Aguho ng Baler Aurora yan. Mga picture ng mga bonsai, lalo na sa bonsai hub, makikita natin may mga bote ng Red Horse, bote ng Situ, mga ganun, Situ ng bote ng Coca-Cola. Yan yun, kasi kaya may ganito, reference po namin yung mga magbubonsai, kung gano'ng kalaki, kung gano'ng kataba yung puno. Mga kamaster, andito naman tayo ngayon sa isang bonsaiista na naman ng Castillo, si Parang Jaydan.
So kung gusto nyo makakita ng mga giant na mulberry bonsai, mga imperial na bon, mga imperial na mulberry bonsai, andito sa aking likuran. Yan, mga giant na mulberry. Lalaki oh. Lalaki. Bali, isan mo to na hunting parang dito? Parang kalabunan pa yan. So, secret place niya yun. Hindi na niya sasabihin doon saan doon. Basta't kalabunan. Yung mga mulberry niya. Panay bungan eh. So, bali, pinaswearing ko na to. Yan, panalo yung mga mulberry niya, no? Panay bungan na yan. Bali, parang Jaydan, kung gusto mong talagang mag-iitim talaga yan, panay bunga, kalbuin mo na yung dahon. Kasi, kaya kakalbuin, sir, ang tip ko naman sa kanila dito, bonsai tip ulit tayo. So, halimbawa, sir, pagka tinanggal kasi natin sa itong mga dahon na ito, yung sustansya, sir, na imbis mapunta dito sa dahon, sa bunga na mapupunta. Kaya mas mabilis siyang mahinog. Bali, naka-training pad pa lang kasi yung mga yan, kaya ganyan. Pero malapit na mabuo yan. Aware na lang ulit ang problema namin eh. Ito, naka-recover siya, no? Dati, mahina na to eh. Para mga siyo. Mga sumo talaga eh. Bali, may mga bonsai ka pa rin pala ditong, ano? Oo, gumagawa tayo yan. Saka may mga penjing din tayo yan. Tapos, meron din siyang penjing na argaw Taiwan. Gawa na natin yan. Yan. Bali, magkano mo lang ito nabenta? Bali, 1.5 ko lang binigay ito. Bali, 1.5. Oh, napakamura niyang binigay. Pero ayusin ko pa siya. Lalagyan ko pa siya ng lumot dito para maganda siyang tignan. Oh, ng moss. Para buhay na buhay, tignan. Rooted na yan, oh. Masterpiece niya yan. Alos lagpas na nga yung ugat, oh. Bali, na-influensyan ko lang din yan sa mag-argaw Taiwan eh. Pero may mga argaw Taiwan siya dito. Yung sarang yung mga na-weld niyang argaw Taiwan at sa ito. Mga na-weld niyang argaw Taiwan. At bilang sa mulberry nagtatapos yung mga malalaki niyang bonsai, mayroon din siyang cat moon. At may na-weld pang argaw Taiwan. Pagka binili pa rin itong cat moon, free na niya itong argaw Taiwan. Maganda rin yung kanya din o, tigus na ano. Tatapos dyan, meron din siyang bonsai na niyo.